Yo, what's up mga pare ko, welcome to my vlog. Good morning nga pala sa inyo. So ngayon mga pala mga pare ko, bali meron kaming isang batang palaboy na nakita doon sa Jollibee Pulo. So mag-isang linggo na lang, namin siya nakikita doon. So wala, tinanong namin siya, wala daw siyang na inuuwian dito. Bali palaboy-laboy lang siya doon sa pulo. Eh nakawawa naman mga pare ko, kasi nung isang araw mga pare ko, bali dinapitan namin siya. May lagnat siya. Binigyan natin ng ng gamot. Saka doon lang sila mga pare ko natulog sa labas. Eh nakawawa naman. Kaya ginawa namin, kinanapan natin siya nang pwedeng kumupok sa kanya. Hindi naman pwede sa bahay namin, kasi tapos sa mga kasama ko, well, wala naman list yung bahay nila, lalo sa akin, maliit lang din ang bahay ko. So ang ginawa namin mga pare ko, inanapa lang namin ng matutuluyan siya ng pansamantala. Kaya yun, mamayang hapon siguro isama namin siya pa uwi. So mamaya mga pare ko, kita-kita tayo mamaya. Yun mga pare ko, nandito na tayo sa sa pulo, sa Jollibee. Andito po, salamat na tayo mga pare ko. Andito pa yung bata na nakita namin dito. So ayun, kakausapin natin mga pare ko. Kumustahin natin siya kung ano naman ang kalagayan niya rito. Ayan siya. Hey! Mamaya nga po, isama ka na namin pa uwi, yung katitira kila Ate Susan. Taga doon yun sa sa Abay, taga saan ka na nga? Tarlac. Taga Tarlac din yun. Sama ka namin doon. No? Baka alis ha? Kantin naman yung pumuntahan niyan doon. Oh, mananaba yan doon. Ah, tumulong lang siya doon sa pagliligtas. Eh. Kaya ako wala naman kasi ako dito, kaya wala naman akong may ano. Oo. Wala naman ako. Mag-iingat ka lagi. Yan. Kaya magpatatalo-talawin ko pwede naman yan dito. Kasama ka doon sa ano? Sabi ka tirahan mo. Gusto mong dumalaw dito. Kuni mo yung mga damit mo doon. Kuya, ano? Pakarinin na rin yung mga damit niya. Matinigaan niya. Kapag nakalimutan ko yung address, sabihin ko na lang. Oh, sige. Ito na po mga pare ko, kunin na siya. Isama na siya ng aming driver. Yan, nalim mo na lahat yan. Papakabayad ka doon ha. Yan, walang problema sa pagkain doon. Nasa sakay saban mga pare ko. May mga damit pa siya rito. May mga damit pa siya. Damit mo, isa. Ayun. 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 Sa kanya. Ayun. Dito kanya. Yun. Pang pare ko. Alis na sila. Sama na siya sa kanyang titirahan. Dito yung natatulong ko. Ano pangalan? Tanongin mo ako, ano pangalan niya? Kenneth. Oh, sige. Ingatan niya si Kenneth. Ha? Oo. Oo. Wala problema si Susan. Mabait Susan sa mga ganyan. So yun mga pare ko, dinala na yung aming kasamang bata dito.
Ayun mga pare ko, kanina dinala na si ano, yung bata na sinasabi ko sa inyo. Ayun si Kinit. Bali, inadit na siya dun sa Arial. Bali, ang titira niya dun mga pare ko, si Ate Susan. Mabait naman yun, saka maraming alaga naman yun. Kaya maganda yung pasya namin na doon muna siya kasi bukod sa kanya marami pa siyang inaalaga ng mga batang napapariwala sa magulang. Napakabait yung mga pare ko. Kaya pinabuti na lang namin na doon muna siya pansamantala tumira. Kapag hindi pa siya, ayaw pa niyang umuwi sa kanila. So yun mga pare ko, kumustahin na lang natin yung kalagayan niya doon pagka mga ilang linggo siguro, kaya buwan. Punta natin siya doon sa kanyang tinira. So, paano mga pare ko eh? Sinir ko lang sa inyo yung aming nakitang bata rito na palaboy-laboy na awa kami. Dahil nga, wala siya, wala pag-ala-gala lang siya. So, at least ngayon mga pare ko eh, nabigyan natin siya ngayon ng pansamantalang tirahan. So, pasalamat lang tayo kay ano, Ate Susan. So, paano mga pare ko eh? Nandito na lang aking video. Sa mga kapanood nga pala, ang pangalan niya Kinit. Taga, ano siya? Pating Daong. Daong ba? Daong. Tarlac pala. Taga Tarlac siya mga pare ko eh. So, mga pare ko eh? Abangan nyo na lang ulit yung susunod na video ko. Bali, yung video ko na susunod, kukumustay natin si Kinit doon sa kanyang titirahan. So, mga pare ko eh, nandito na lang.